Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel, together with my batching. Ang pugi kong kabady, siya po kasing in charge ngayon ng Miss Sergeant. Hello guys, ang pagkikwentuhan natin ngayon is regarding ang aking kwento bilang paano ako napasok sa pagsusundalo. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung difference between the civilian and the military. Guys, ako po ay bago nag-start sa military, when I was nag-apply ako 21 years old. Bago ako na-expose na pwede pala mag-military kahit hindi 4 years grad. So, kasi ako tapos po ako ng computer science, akala ko dati 4 years grad ang requirements. Ngayon, nagkaroon ako ng idea nung nakapasok yung kuya ko sa Coast Guard. Doon ako nag-forsige na pwede naman pala kasi yung kuya ko ay undergrad siya ng criminology. OJT na lang. So hindi pa rin siya tapos ng 4 years. Kaya nag-decide ako na mag-apply. Ang una kong pinasukan guys ay mag-exam ako sa Navy. Nung unang take, bagsak. Masakit pala. Parang pag-ibig. Masakit pala yung hindi makapasa. Na yung ina-expect mo, pasado ka. Pero pagdating ng result, bagsak. Pinituloy lang, ganun talaga ang buhay, hindi naman natin inaasahan. 21 ang edad ko, then 22, lahat ng mga agency na mabalitaan kung may pa-exam, nag-i-exam ako ng Coast Guard, nung una kong take, bagsak, ganun talaga. Bago mo maabot yung pangarap mo, kailangan kang dumaan sa mga failure. Tama ba? Take failure. Nag-exam ako sa Coast Guard, hindi pa ako nakapasa noon. And then 2021 ako, 22, 23, nag-exam ako ulit sa Navy. Sa pangalawang attempt ay nakapasok na ako sa Navy. Ayun talagang target ko kasi ako po yung laking isla. Ay pag laking isla, exposure ka sa dagat. Gusto ng mga tao doon ay dagat, mga barkong malalaki. Kaya gusto kong maging Navy o di kaya Coast Guard. Ngayon, yun na nga, nag-continue, nag-physical fitness test, nag-undergo ng medical, ng neuro, sa kasawi ang pala, doon naman ako sa neuro na bagsak. Pala ko, value na ako nun. May sira. Ngayon pala hindi naman, siguro may mga maling sagot lang. Kaya hindi natanggap. Doon parang nag-down na naman ako, sabi ko parang wala na akong pag-asa kasi the time ang requirement sa Navy ay 23 years old lang. Last chance ko na yun. Pag wala na. So habang nag-apply ako sa Navy, ako po yung nag-take ng Coast Guard, nagpa-exam ulit. Sa Coast Guard, habang nag-aantay din ako ng result, kalisabay din ng ganung taon ay nag-exam ulit ako sa Army. Doon ako nakapasok ng entrance exam sa Army and Coast Guard. Siguro, doon talaga ako. Ngayon, namili ako. Sabi ko kung saan ang mauna na mag-take out, mag-training, doon ako. So, mas nauna yung Army. Yung unit ay 51st Engineer Brigade, Philippine Army. Magandang unit na ito kasi very snappy yung mga tropa. Ano, Cheng, masasabi mo? Approve. Ayun, hanggang nag-training, ako, siyempre, doon na tayo papasok ang comparison ng civilian attitude saka sa military attitude. Sa civilian attitude, teacher, parang pakuya-kuya-kuya ka lang, relax. Gusto mong gumising ng alas 8, gising ka kung anong gusto mo.
walang sasaway sa'yo, tapos matampuhin, mainitin. Ay, nung napasok ako sa training center ng Philippine Army, yun, maganda yun, pagkakain, ha? Lamon lang ng lamon, kung anong gusto mo, yun sa civilian. Ha? Kahit anong oras, kailan, kahit, anong oras mo siya matapos? Kahit anong oras mo siya matapos. And contrary, nung napasok na ako sa training center, ayun na, parang naging kalbaryo ang buhay ko doon. Hindi kalbaryo, tinuruan lang tayo. Ay, hindi naman, oh, tama. Tama sa correction, buddy. Hindi naman totally kalbaryo, kundi na-train kami, tinuruan kami kung paano maging mabilis kumalaman sundalo. Pagkakain ka na lang, bibilangan okay ka pa. Pagkakain naman, andun na kami sa training center, kakain ka na lang, bibilangan ka pa. Hindi ibig sabihin na pinaparusahan ka doon. Tinuturoan ka lang kung paano maging mabilis na sundalo. Matinik, matikas, snappy. Di ba? Tating? Oo, tama, tama. Ganon. Kaya, ang nangyari, marami ako natutunan sa training center. Oo. Mapagpasensya ka. Mapagpasensyoso ka. Kasi kung may kasalanan ka, kung may kasalanan ka, panindigan mo. Ah, tanggapin mo lahat ng parusa sa iyo. Kasi iba, hindi ka naman paparusahan pag walang kasalanan. Ang training sa training center, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Magkamali yung isa, lahat na yan nagkamali. Ha? Pero ang parusa ay benepisyo pa rin sa katawan mo kasi pinapalakas ka. Yan ang kumpalsa. Yan naman ang tinatawag na masimasi. Wanto sawa. Umaga at tanghali, hapon. Awa ng Diyos na survive namin yon. That time siguro mga unang buwan, dalawang buwan doon, pumapasok na para bagang gusto ko nang mag-quit kasi nagkaroon ako ng injury. Hindi ko alam kung injury ba ito kasi masakit yung tuhod ko that time. Kasi nga over formation, laging nakatayo. Umaga, tanghali, hapon. Hindi ka lang sanay, hindi ka lang sanay. Siguro nga, yun. Hindi rin ako nasanay kasi wala akong nung galing ako sa civilian, wala akong paghahanda before training kasi nagtatrabaho pa ako noon eh. Kaya walang preparation ng katawan ko. Although sa upper body kasi nag-gym naman ako, walang problema. Doon lang sa lower body, sa legs ako nagkaroon na problema. Gusto ko nang mag-quit. Pero ang nakakatuwa, yung tinatawag mong tunay na kabats, kasi siyang silang nagpapalakas ng loob. Kaya awan ng Diyos na survive hanggang sa nakagraduate. Ay hindi, nag-open cooler muna. Doon ko naramdaman na pakasaya ang ma-open cooler. Parang nangangalahati ka na doon na maging ganap na sundalo. Masusuot mo na yung pinapangarap ng lahat na uniforme. Ha? Sabi nga nila, lahat gustong maging sundalo or police or whatever men in uniform, pero kukunti lang ang pinili. Ha? Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil isa ako dun sa mga napili. Di ba? Hanggang sa makagraduate, ang sarap sa pakiramdam na maging isa kang tagapagligtas ng bansang Pilipinas. Tama ba, Sing? Tama. To serve the country and securing the land. Serving the people. Serving the people, securing the land. Yan ang vision namin. Vision? Mission. Vision. Vision. Vision, mission. Yun, guys. Ang naging, ang marami ako natutunan sa training center. Oo. Marami. Natuto ako nga maging pasensyoso, kahit pagalitan ka na okay lang. Pero kung iniisip mo rin ng malalim, may punto rin yon. Ang ibig sabihin lang, tumino ka, magpaka-snappy ka, lahat ng ginagawa sa training may purpose. May purpose lahat ng ginagawa sa training center, may purpose. Pag sinabing lublog kahit maputik, pag sinabing tusok ulo kahit masakit, kahit maraming graba. Pag sinabing gulong-gulong,
gulong-gulong sa puno-puno ng mga dinurahan, sipon, lahat na ando na. Ha? Yan, doon ko naranasan na hindi ko ina-expect ng civilian ako na may encounter yung ganun. Masaya. Talagang masaya sa training center. Marami kang kaibigan, marami kang kabatching. Di ba? Hanggang ngayon, awa ng Diyos, almost 2 taon na ako sa servisyo, medyo dumagdag na ang aking promotion. Nakadagdag ako ng 1 guhit, 2021, pwede na lang mag-file. Sana magaling 2 guhit na. Yun lang guys, masarap na makapag-servisyo ka sa bayan. Yun ang kagandahan ng isang matikas na sundalo. Malungkot, talagang malungkot yan. Ha? Sa 1 taon, makaka-uwi ka ng 1, 2, 3. Masaya ka na pag makauwi ka ng 10 beses. Never pa mangyari yun. Malabo yun. Pero kung mangyari man, napakasaya. Yan ang pinakamasaya na sa 1 tropa na makita yung pamilya. Ha? Yung mahal sa buhay. Yan ang kagandahan. Basta tuloy lang tayo magserbisyo sa bayan. Ang goal natin, ang vision, ano nga? Mission. Ang mission, ang vision, serving the people, securing the land. Yun lang guys, ang aking maikling kwento. Civilian to military attitude. Sana sa mga batang may pangarap. O yun, sa mga nangangarap na maging tagapaglingkod ng bayan, pulis, sundalo, coast guard, navy, asa na mapagkunan nyo ng aral ito. Idea. Ha? Para mapaghandaan ninyo bago pumasok sa military. Ha? Ang sarap pakinggan yung salitang military. Philippine, kasi ang nakakabit doon, Philippine military. Army or navy. Yeah, whatever. Na ano. Ha? Ang sarap naman kay ano, sarap talaga sa pakiramdam. 'Yon lang guys, maraming salamat sa pagpapanood ng aking video. Bago ang lahat, 'wag kalimutan i-subscribe, i-like, and share and click the bell para sa mga notification at update na video. Thank you.